gosh, no, 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 no. Hey guys! Welcome back to my channel! Yes! Meron tayong bagong episode today. Babalik tayo sa past. Itong past na to, gusto ko lang makalimutan. And I'm sure sa lahat ng nanonood ngayon, nakalimutan nyo na rin to. Pero masaya din balik-balikan yung mga past mistakes natin. Kaya naman ang aking episode today ay reacting to my most embarrassing TV moments. Oh my gosh, kinakabahan ako. Are you ready? I'm not. Okay, let's go. Team ko lang talaga yung nag-ready na to, ah. So, hindi ko sure kung aling interview to. Batiin mo naman ako, nandito ako sa job mo. Batiin mo naman ako. Kasi kanina ba siya nakatayo dito sa tabi ko, tapos ngayon lang siya pumasok. Ang init today, guys. Si Hao Hao. Of course, kilala niyo ang aking asawa, si Hao Hao. Sana naman ang kapoto. Mali mo lang yung kilala ibang tao, hindi nila masyadong... Minsan nga yung iba tawag sa'yo, Edu, di ba? No, so, how ready ka na ba? Yes, ako hindi ako ready. Okay, ito, normal interview. Yung team ko yung nag-search nito, ha? There's a netizen who said, bakit kasama si Jesse sa wedding ni Ann Curtis? Take me there. Bakit? Tayo to. To be honest, I was really invited. He's the best friend of Ann. And why would I go to a wedding na hindi ako invited? Medyo wala akong sense doon. Ang sabi ko noong una kasi, first, to be honest, I was invited. Oh. Pero siguro hindi ko dapat ginamit yung word na I was invited. It's more of like, you were invited and I was your girlfriend. No, because balikan natin yun, you were invited. It's not as if sinabi ni Ann Manzano, punta ka, dalhin mo ko sinong gusto mong dalhin. Hindi. Sabi niya, dalhin mo si Jessie. So you were invited. It's not really embarrassing. Minsan mapapaisip ka, di ba? Bakit mga ganong bagay ko na-question? Pati pag-imbita sa kasal. Eh, wala. Ganoon naman talaga. Baka mamaya pati yung handa ni Angie, gawa ng issue. Bakit tinaan yung handa? Eh, hindi naman kayo nagbayad. In terms of anything embarrassing, wala naman yun. Ako, na, as a viewer, and as kasama mo, na gets ko naman yung ibig mong sabihin ng time ko sabihin, okay. Ang nangyayari dyan, maraming guilty na artista, isa na ako doon. Yung ang dami na natin nasagot, tapos yung panghuli natin, basta ayoko pag-usapan. Samantalang ang dami na natin nasabi. Okay, eto. Kasi kanina, ako medyo mild pa yun. Warm up lang yun. Oo, warm up pa lang yun. Pero ito, yung next part, controversial interviews. So medyo kinakabahan ako dito, pero okay. Ito yung ano, may statement ako ng FHM's Sexiest noong 2016. Nabanggit ko yung pangalan ni Miss Pia Wurtz back. Si Queen P. Ano muna? I-play natin ako to. Ako mag-i-explain sa'yo niyan. Bakit ko mag-inagawa to? Oh my God. Back. No, 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 no. Kinakabahan ako, tapos hindi ko alam yung sasabihin ko. Tapos sakto, nanalo si Pia Wurtz back na Miss Universe. Yes. Tapos so kaya... Tapos yung kaya, sa kanya, confidently beautiful. Oo, kasi yun yung sagot niya, yung winning answer niya. Tapos yun din yung sinabi ko na talo ko pa si Pia ngayong gabi. Kung siya, confidently beautiful with a heart, ako, confidently sexy with a heart. People or mga bashers ko, they took it wrong. For some, let's say, yung fans ni P, for example, naiintindihan ko naman yung baka mamaya they're protective. Oo naman, oo. I mean, kaya sabi ko, naiintindihan ko naman. But for some, kahit na alam nila yung ibig sabihin, pipiliin nilang hindi maintindihan. Oo, pero ang ibig kong sabihin talaga nung gabing yon, tugatog na si Pia eh. Tapos yung feeling tonight, parang, grabe, wow, talo ko pa si Pia sa support ninyo. Yung parang ganun sa gabing yon. Okay. So parang si Pia, nung pinanood niya yung interview, minessage pa niya ako, and she tweeted na all I see is a girl proud of sa recognition that she received. Intindihan ko naman yung ibang mga fans.
chance na talagang just protected. Oo, oo naman. Yung ako din naman. Parang, ay, pwede natin gawa ng issue yan. Oo. Ganun lang yan. Oo, tsaka yun yung time na binabash talaga ako ng mga tao. Oo, kasi so nga medyo malaman ako nung time na yun nung nanalo ako ng so, FHM Sexiest. So, thank you very much to JP na very gracious. Oo, oo, oo na super nag-thank you talaga ako kay Pino. And of course, sa FHM. And sa mga tao nung gabing yun na talagang todo sigaw sila for me. Kaya feeling ko, oh my gosh, queen ako ngayong gabi. Ganon. So, nandun tayo sa medyo controversial. Ngayon naman, nandito tayo sa may... Ito yung marami. Okay, go. Embarrassing, awkward, funny moments. Go. Oh my God. Naalala mo yan? Oh my God. Jump right into it, be honest. I have been waiting for the two of you to arrive together this evening since the beginning of the night. Sarah, you have a beautiful date, my friend. Thank you very much. I mean, the best part of this evening is we have a lot of beautiful stars, but I'm claiming that I have the most beautiful date this evening. Grabe ko naman mag-English, nakakakaba. What am I saying to that? Like I'm speechless. You expect that speech? No, it wasn't. He's waiting. Oh, yung, what am I to say to that? Tapos ito na mong sunod. Are you wearing red socks? No. Are you wearing any socks? His underwear is red. So I'm not going to ask any more questions in that department. We'll trust you on that. But, you know, really, star magic ball. Ayun. Sumagot ako kasi ang ganda ng sagot mo, di ba? Tapos sumagot ako, what am I to say to that? Oo. Nagkataon, hindi, lumayo ako sa mic. Yung two, hindi siya, so what am I say to that? Yung naano sa, kasi gumanon ako eh. Gumanon ako, oo. Naalala ko yun eh. Tapos yung sunod nun, yung sinabi ko, kasi diba yung lipstick ko red, yung bow tie mo red. Tapos, nag-joke ako na matching tayo, pati underwear mo red. Well, una-una mali ka, kasi wala akong underwear yung gabing yun. Suot ko lang ay band-aid. Band-aid ang suot ko lang. Pero tama, balikan natin yung una, yung what am I to say to that? Actually, right now, hindi ko din sure kung what am I to say to that or what am I say to that yung nasabi ko. But honestly, guys, yung mga ganyang bagay na pagdadaanan naman talaga ng lahat. Lalo-lalo ng mga hosts. Tsaka sa mga taong tulad ko, I'm sure maraming makaka-relate nito. I have to be honest din, hindi din ako fluent sa English. Hindi yun yung first language ko. Hindi ako articulate. And I'm sure makaka-relate kayo yung nasa utak nyo yung sasabihin, pero iba yung nasasabi nyo pag kinakabahan kayo. Ganun ako. Meron akong certain phase sa life ko na ganun ako, sunod-sunod. Siguro kasi yung scrutiny, yung todo bantay yung mga tao sa galaw mo na parang imbes na you're relaxed or you're confident with yourself. Iba yung nasasabi mo, iba yung nagagawa mo. Kumbaga hindi lang in sync yung utak mo at saka yung bilis mo. Ako, for what it's worth up to now, sabi mo nga, ang galing mo mag-English. Totoo lang hindi. I mean, kaya ko naman mag-English. Pero kumbaga, paminsan-minsan yung mga small, mga napapansin sa mga grammar, ganyan. Di, wala, as in alam, uncertain ako. Minsan, ako pa nagtatanong sa kanya kung tama yung ilalagay ko or hindi kaya I have people na nilalapitan ko para kung ano yung tamang grammar. Isa na dyan, si Nikki. Hi, Nikki! Si Nikki Hill. Yan, si Nikki kasi ay napakagaling sa... Literature yata si Nikki. Kung I pero kasi, love, ever since naging kami ni Hao Hao, mas naging confident ako magsalita. And of course, nung nag-start ako mag-vlogging, syempre, he's one of the best hosts in our country. Kunwari, may mga... Hindi, diba? Mayroon kaming mga events together na nag-host kami. Tinuturuan niya ako. And si Hao Hao, pag kunwari meron akong maling pronunciation or maling nasasabi, kino-correct niya ako. And I don't take it the wrong way. I actually appreciate it. Meron kasi siyang way na nagko-correct, pero hindi rude or hindi, alam mo yon, yung hindi offensive. I've come a long way, and minsan pag naaalala ko na lang yon, parang natatawa na lang ako sa sarili ko na I guess hindi lang din talaga gets ng mga tao na hindi lahat perfect. Hindi lahat marunong mag-English, hindi lahat maganda yung pronunciation, hindi lahat tama yung grammar. But you know, kung ano yung pinakamaganda doon, you still have time to learn. It's never too late. Sobrang importante na nagbabasa, di ba? Or pag may mga words ka na hindi alam, Google ako, is the key. Niya ako ng ibang words. Yung huli niyang tinuro sa akin, my whole life, akala ko parang evil yung benevolent. Kabaliktaran yun ng malevolence. Kaya nga, akala ko the whole time. Kaya nga nung basta may isa tayong pinag-uusapan tapos lumabas yung word na benevolent or I used it. Tapos sabi mo, ha? It's ganyan-ganyan. It means more kindness, positive. Kindness, yeah. Ganyan-ganyan. Okay. Kasi talagang, siguro last year lang to. So for 40 years,
akala ko ang benevolent had something to do with parang evil, mga ganyan. Tsaka akala ko din talaga, I didn't have it in me. Kung makapagsalita ng maayos, mas maging open, mas maging articulate. Mas lalo na nung time na to na lumabas to at nabasa ko, I thought hanggang dun lang ako. Kailan yung 2016, no? Star Magic Ball 2016. It's 2022. Kung babalikan mo, parang, ah, okay. So, kaya ko pala. Kahit pa paano. Diba? If you made the mistake, it's okay. Yeah. Diba? Pagka naalala mo, kantahan mo lang, girl. Yung parang, may isa pa akong ano, isa-share. Hindi yata mahanap ng team. Meron akong hosting love sa UAAP. First time kong sumabak sa ganong kalaking show. I swear, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng mga tao sa paligid ko at pinasok ako doon. I guess, siguro malakas lang talaga yung trust nila sa akin na kaya mong mag-host ng UAAP. Mm-hmm. Eh, syempre, di ba, yung mga fans, yung mga universities, yan. Yung mga teams, ayan. Nung nakita ko na kung gaano kadaming tao ang nandun at nanonood pa ng live, doon ako kinabahan. Mm-hmm. Kaya parang na-realize ko, grabe talaga yung trabaho ng mga hosts. Kasama ko yata nun si Boom. Gonzales? Oo. Uh-huh. Sobrang bait niya sa akin, tinutulungan niya si ako and all. Ginaguide. Galing din yun. Si magaling Boom. Siya. Magaling si ginaguide Boom. Niya ako and sobrang thankful ako sa kanya. Kasi talagang, you know, he was so kind to me na alam niyang kinakabahan ako, yeah. Na sinasalo na lang niya ako palagi. Yeah. Ito yung number one na tinuro sa akin ni Hao Hao. Always read your script over and over again, 1,000 times. So, nung tayo na yun, hindi ko masyadong binasa yung script, as in talagang I skimmed through it. Tapos sa awarding, meron isang word, yung plaque. Alam ko yan. Yung plaque. Pag nandun ka, di ba, dapat may in-ear ka rin. Hindi mo naririnig eh. Oo. Kumbaga, ang daming sobrang lakas na hindi mo na... Ako kasi mas nag-work sa akin yung pag naririnig ko yung sarili ko. Okay. Nang magsalita. Nung time na hindi ko naririnig yung sarili ko, tapos nagbabasa lang ako kung anong nababasa ko. Tapos ang bitawang ko salita, plagues. It happens. Ang nasa isip ko, plague. Kasi mabilis na tingin lang. Kasi mabilis na tingin. Kasalanan ko din. Bakit ka nga ba magsasabi ng plague sa isang awarding, di ba? Pero kumbaga, yun yung nabitaw ng bibig ko. Plagues. Yeah, yun na, sunod-sunod na yung tweet, sunod-sunod na yung, yung mga bashing. Girl, plagues talaga ba? Plaques yun. Ganyan-ganyan. Plaques, yung... 1 million. Yeah. Oh, yung binibigay. So parang ginawa ko na lang joke. I think nag-tweet din ako noon or nag-post ako, mahal ko pa rin kayo, plagues man. Alam niyo, one thing, dapat advice ko rin to sa mga ibang artists. Oo, and hosts. And hosts, lalong-lalo na. It's bound to happen. Talaga ba? I mean, syempre, may good days ka, may bad days ka. Uh-oh. Minsan, nag-autopilot yung utak o yung dila mo. So, ang importante is kaya mo rin pagtawanan ang sarili mo. Ako talaga pinagtawanan ko yung sarili ko. Naiyak ako ng konti, pero natawa na lang din ako. Kasi pag kinaargo mo yun, ang tagal mong bit-bit yun. So, kahit pa paano, dapat kaya mong pagtawanan ng sarili mo. Nangyari sa akin yun a few times. May isang tumatak sa akin. Co-host ko pa nun si Gretchen Fulido. Yeah. Hi, Gretch! Hi. Galing din nun. Yeah, galing yun. Pag bumanat din ng English yun si Gretchen. Sobra. Parang may alien na kukunin ako eh. So parang we were at an awarding. Tapos isang i-award, Santis. Hindi mo hanggang ngayon, ano yun? Delicatessen? Hindi mo hanggang ngayon, hindi ko... Delicatessen. Parang ganun. Oo. So naalala ko, nasa akin yung part ng script eh. Okay. Diba? So, congratulations to Santis. Dinaan ko na lang sa bilis. Si Gretchen, naramdaman ko eh. Naramdaman ko yung tingin na parang, uy, okay ka lang. Swear, naramdaman ko ang makakalugo ko sa ulo ko. Uwi net. Walang natira dito. May days na ganun. May days din naman na kahit alam mo yung pronunciation ng word. Kahit it's a word that you use over and over again. Meron at meron mababuckle ka pa rin. Na hindi makikisama. Oo, mabubulol ka pa rin. Any host. Oo. Kahit Tito Boy pa yan, kahit daddy ko pa yan. So, ako, dami akong ganyan. Ang galing, no? Buti nandito si Hao Hao, nabigyan tayo ng Hosting 101. Ganyan talaga. Kahit papano. Sino may gusto na gumawa si Hao Hao ng vlog na Hosting 101? Ako. Gusto ko. Okay. Dito naman tayo sa next. Oh my gosh, naalala ko to. I'm not the only one who's being bashed. I'm not the only one who's being hated. But hell, I'm the sexiest woman right now. And I'm just really happy. So, I'll just leave it at that. Hamon pa niya sa bashers. Keep them coming. Thank you. Ayan, ito yung interview na I had to feign confidence and feistiness. I had to fake it. Parang feeling ko wala akong kakampi.
ikaw lang, of course, and yung support system ko. But like, sa mundo ng showbiz, sa buong Pilipinas, feeling ko nung time na yun, wala akong kakampi. Lahat against you. Lahat against me. I felt like I had to fake it. I had to look strong. I had to look fierce. Na parang, okay lang, bash nyo ako. Go, go, go. Parang ganun. If meron akong papalitan sa interview na yon, siguro more of, siguro mas naging ako na lang. Mas naging totoo ako sa sarili ko. During that time, I was really insecure about myself. Nung nanalo ako ng FHM Sexiest, I didn't see myself as sexy. Kumbaga, hindi ko naman inisip yung sarili ko na, uy, shucks, mananalo ako ng FHM Sexiest. Ako na to, girls or guys, ganon. It's a classic example of, pag hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo, ganon yung nangyayari. Nagiging ibang tao yung nagsasalita. Nagiging ibang tao yung sumasagot. So, nagiging ibang tao yung tingin ng mga tao sa'yo. You know, just be yourself. Agree. Doon tayo sa next. Nako, ito, nakakatawa to. Ano to, hindi na interview. Hindi na, as a fraud naman. Ah, okay. Giniagawa mo. Uy, girl, ano ba? Oh. Oh. Oh my God. Oh my God. Ano ginagawa? Nakakahiya to. Oh, ano ginagawa ko? Ano ginagawa ko? Eh, may mga bayarin eh. Yan naman yun eh. Kira naman yun. Basta may bayarin. Oh. Ganun. Pak. Oh, pak. Mali pa yung position ko kung left or right. Miko. Mga babayarin eh. Sumasayaw naman talaga ako, pero kasi, pag yung mga sayaw na napangmalakasan, kailangan ko ng mga 2 or 3 rehearsals. Ito kasi madalian kasi to, kasi ito nga yung time na busy ako. Uh-oh. Ito yung nanalo ko ng FHM, sunod-sunod yung mga kailangan kong gawin. So, medyo maiksi lang yung rehearsal time ko. Pero, nagpapasalamat na lang din talaga ako na sobrang bait sa akin ng ASAP at saka ng GForce. GForce nagturo sa akin ito eh. Akala ko dati gandang-ganda ako sa sarili ko sa prod. Pero nakita ko to parang, ha? Sure na tayo? Ako, sasabihin ko na lang. Kasi pinapag-usapan naman natin GForce, ang iba mga dance group. Kung napapansin nyo na sumasayaw ako sa ASAP, tapos minsan iniisip nyo, bakit parang hindi sabay si Luis tsaka yung mga dancer? Oo, sa mga tao. Oo, sa mga dancer. Bakit? Ito ha, ano to? Tell all. Ngayon ko lang sasabihin to. Kasi binabago ko siya on the spot. Okay. Kaya nag-iiba yung steps ko sa mga dancers. Okay. Kaya minsan pag gano'n, diba? So, dancer ka niyan. Ganon. Super dancer ako niyan. Tinetest ko talaga ay yung mga dancers kung kaya nilang mag-keep up sa akin. Yun ang talaga. Yun ang ginagawa ko. Okay. Yung mga dancers talaga, yung mga unsung heroes ng mga variety shows. Oo. O yung mga banda, backup vocals, diba? Dahil yun yung mga nagpapaganda pa ng mga show. So, yun. That's it, guys. I'm really embarrassed na pinanood natin yung iba doon. Pero yun nga, siguro kaya mo pinagdadaanan yung mga mistakes na yun to learn. Yes. And of course, to improve yourself. Obvious naman siguro no, na ang layo ng Jessie ngayon dun sa Jessie na nakita nyo sa FHM Sexiest Interview. Diba, love? Yes, malayo yes. Naman. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo guys, sa lahat ng mga nagtanggol sa akin yes. Nung mga times yes. Na yon. Thank you so much for understanding. And of course, sa lahat ng mga naka-move on na, thank you din dahil sabay-sabay tayo nag-move on. So, sa mga hindi nakaka-move on, enjoy the vlog. At ito ang pinakahuli kong sasabihin. It's okay to make mistakes as long as you learn and you move on from it and you improve yourself. So that's it guys. Thank you for watching this vlog. God bless you all. Please stay safe and till our next vlog. Bye guys.